kamustahin naman natin yung sitwasyon ng ating mga kababayan doon po sa Region 2 o yung Cagayan Valley Region. Ayun po talaga yung direktang ano po ng bagyo eh. Area po ng Batanes, yan po ay sakop nila na hanggang ngayon po ay nasa ilalim pa po ng Signal Number 2. Yang Balintang Island at yung lalawigan po ng Batanes, kaugnay po niya, nasa linya po ng ating komunikasyon, si Ms. Mia Carbonell, ang Information Officer ng OCD Region 2. Maganda umaga po, Ms. Mia. Good morning, ma'am. No, at maraming magandang umaga din po sa lahat ng mga nakikinig sa ating programa. Mm-hmm. Ma'am, kamusta ho ang sitwasyon dyan ngayon sa Region 2? Yes, ma'am. Currently, ma'am, no, we are experiencing cloudy skies, no? Mm-hmm. And as of 5 a.m., no, still ang province of Batanes and Babuyan Island is still under signal number 2, uh-huh. While ang ating mainland Cagayan, Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya is still under storm tropical cyclone wind signal number 1. Mm-hmm. And as of reporting time, ma'am, no, gawa nga po ng nakakaranas pa rin ng malalakas na hangin ang province of Batanes. As of now, ma'am, no, yung data po natin sa affected population, no, inaantay pa rin natin yung datos, but sa ngayon, no, we have a total of 25 families, no, na affected dito sa province of Batanes, having 83 individuals. Wait lang, Mamiya. 25 yes, families ma'am. Or 25,000 families po? 25 families pa lang po yung data okay. po namin dito sa consolidated, ma'am, and validated. All right. Mm-hmm. Having 83 individuals, kung sa tatanungin nyo po kami, no, ang connectivity po kasi ngayon sa province of Batanes is dependent po sa Starlink. No, gawa okay. nga po ng wala pong kuryente doon, ma'am, and yung generator set lang po ang gamit nila, no, for their power. Okay. And so wala pong communication signal po. Oh, yes, go ahead, ma'am, with communications. Opo. Pagdating naman po sa telecommunication po, ma'am, no, as of last night, down pa rin po yung system ng Smart and intermittent po yung connection ng ano ng Globe. Kaya ang province of Batanes is dependent po sa Starlink connectivity. Mm-hmm. And ang in data ng affected population nila, no, still consolidating pa rin po sila ng kanilang official report. Uh-huh. And waiting po ang Cagayan Valley for their report from the province. Mm-hmm. Ang kuryente ho, kamusta ho sa Batanes? Yes, ma'am. No, they are using genset as of now. Mm-hmm. And intentionally, no, hindi po muna pinaan na kanilang electrical cooperative for their safety. Kasi nga po, nakakaranas pa rin sila ng strong wind sa province of Batanes. So province-wide po ito, ano, na walang kuryente sa Batanes? Yes, ma'am. Opo. Mm-hmm. Ma'am, yung mga nabanggit niyo, ma'am, na affected families, yun po ba yung mga nasa evacuation center? Yes, ma'am. No, as of communication po last night during the emergency meeting organized by the Cagayan Valley Regional DRM Council, they have a total of 9 evacuations open. Mm-hmm. So, still, no, terminate muna for the meantime yung kanilang operation, yung clearing operation. Mm-hmm. Gawa nga po sa oras na rin po, na nagdidilim na rin po, kaya terminate na rin po nila yung operation. And we're communicating with the province of Batanes right now regarding their response action and activities na umpisahan po nila as of today. Oho, talaga hong napakalakas ng ulan at ano, hangin ho doon sa Batanes eh. So very important na malaman natin yung kanilang sitwasyon doon, ma'am, at yung kanilang pangangailangan na rin, ano ho. Kasi yes, ma'am. Hirap po marating ang Batanes eh dahil isla ho yan.
malayo sa mainland. Ano po? So that's another ano po, difficulty. But nevertheless po, nakapanayan po namin yung Batanes nung Biyernes. Sila naman po ay merong in place na mga family food tax, around 7,000 daw yun na family food tax sa provincial level. Karagdagan pa po yung nandoon sa mga municipal level ng mga family food pack. So sana naman ho ay kumbaga sasapat yung kanilang supply huroon, ano, Ms. Mia. Meron ho kayo reported ng mga lugar na ni Ms. Mia na matindi hong binaha, hindi po madaanan ngayon ng mga sakyan? As of now, ma'am, no, all roads, no, and bridges are passable, maliban lang po dun sa ating Malicop-Pangasinan road, no, and ongoing na rin po ang cleaning operations ng dun sa area na yun. But for the mainland, no, dito po sa Cagayan, going to Cagayan, no, open po lahat ng ating roads and bridges. Mm-hmm. May mga reported landslide na ho ba, Ms. Mia? So far, ma'am, no, meron pong isang incident sa ng landslide sa Maylalo, but nevertheless, na wala pong affected na families dun sa area na yun, ma'am. Mm-hmm. Reported casualties, ma'am? Missing person? As of now, no, as of reporting time, ma'am, no, we're still waiting for the resolution coming from the local DRMOs regarding po dito sa ating mga casualties. Mm-hmm. And still, no, hindi pa natin ma-consider na type-related itong mga information na to, though it was already posted na po sa ibang social media. We still need to confirm it, no? Through a resolution coming from our local DRMOs and council. Mm-hmm. Super typhoon ho itong ano eh, dumaan sa inyong lugar, Ms. Mia. And then, Ms. Mia, ito, madalas po itong natatanong ni Senator Francis Sol Tolentino. He is very much concerned doon sa pagpapadala ng mga text alert sa ating mga kababayan pagka ganyan po may kalamidad. Yun po ba ay ano, wala po ba tayong naging problema doon, Ms. Mia, considering na meron tayong problema sa signal, lalo na sa Batanes? Yes, ma'am. Opo. Considering po dun sa ano, ma'am, sa paggamit po natin ng social media accounts natin, no, mm-hmm. all advisories and warnings are disseminated up to our local DRM councils and offices. So this is our way, no, of disseminating our advisories, no, with the use of our official page, which is Civil Defense Cagayan Valley. Mm-hmm. And maliban pa ba dun, ma'am, we have a text blast din po na binibigay sa ating mga local DRMO. Mm-hmm. And then one more thing pala, ma'am, kasi yung Magat Dam ho pala ay nagpakawala ho ng tubig. Ito pong Magat Dam, traversing Ifugao at Isabela. Ang Isabela ho ay sakop ho ng Region 2, tama ho ba? Yes, ma'am. So, tama po kayo dyan. Regarding po dun sa ating Magat Dam release, no, this is a precautionary method or action po ng ating Magat. Hindi po dun sa anticipating ano po ng rainfall from Typhoon Julian. So, nag-open po sila ng 1 gate at 1 meter high. Uh-huh. And bahagdang magkakaroon lang po ng pagbabago no, sa level po ng tubig sa ating major tributaries. But isa po yun sa minomonitor ng ating ahensya pagdating po sa possible effects nito sa community. But so far, ma'am, no, wala naman pong itong hindi magandang epekto na naidulot sa ating communities, lalo na po dun sa low-lying areas. Ayun. Wala pa pong napapaulat na pagbaha dahil po sa epekto nitong pagpapakawala ng tubig ng Magat Dam. Yes, ma'am. Okay po. Maraming salamat, Ms. Mia. And we very well understand na patuloy pa kayong kumakalap ng mga impormasyon kaugnay po sa epekto nitong bagyo. Kami po ay patuloy na makikipag-ugnayan sa inyo, Ms. Mia, lalo na para malaman po natin ang sitwasyon ng lalawigan po ng Batanes. And Ms. Mia, ito po palang tanggapan ng OCD Region 2. Ay saan po ito particularly located po?
This is located, ma'am, sa regional office, regional complex po ng Tugig. Nasa Tugigaraw City po ito. Ah, Cagayan ho, Tugigaraw. Yes po, Cagayan po. Aho. So up until now, ang Tugigaraw City ay nakakaranas ho ba ng malakas na pag-ulan? So far, ma'am, no, as of now, hindi na po nakakaranas. Okay. Pero we are still experiencing cloudy skies, mm-hmm. no? Mm-hmm. And hoping po na magkaroon po kayo na, kami ng fair weather for us to conduct our response activities na rin po towards incident nangyayari po sa province of Batanes. Okay po. Maraming salamat po, Ms. Mia. Thank you, ma'am. Yan po si Ms. Mia Carbonell, ang information officer po ng OCD Region 2. Kaugnay doon sa epekto ng super typhoon. Super typhoon na po itong bagyong Julian na nag-U-turn habang napakabagal po na kumikilos papalapit ng Taiwan, papalayo ng mainland ng Pilipinas. At inaasahan nga po na baka raw sa araw pa ng Webes tuluyang makalabas ng Philippine Area of Responsibility yung bagyong Julian.